Makapal yung ano niya, yung mga foam. Ganito yung quality ng tela niya. So, upon opening the box, ganito siya ka-square. Feeling ko sobrang lawag niya. What's up guys? Kamusta? Nagbabalik na naman ako with another vlog. So for today's video, i-review natin yung camera bag na nabili ko sa Lazada. So itong camera bag na to is very budget friendly kasi nabili ko siya sa halagang 949 pesos sa Lazada. So ngayon, titignan natin kung maganda ba talaga yung quality ng camera bag na to. Kasi based dun sa mga reviews na nakikita ko sa Lazada, eh magandang quality daw siya para sa price niya. Titignan natin kung totoo ba yun. Napalagay sa mga gusto bumili ng bag na to, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Tignan nyo na lang doon. Without further ado, let's start the unboxing. Let's go! Ingat-ingat din sa pag-unbox kasi minsan hindi nyo alam, nagugupit nyo na yung mismong tela ng pinili. Okay. So upon opening the box, ganito siya ka-square. Ang itsura niya. Yan. Ganito siya ka-square. So meron nakalagay dito is Kaden. Hindi ko alam kung ayun yung brand niya. Yan. And then dito, nakalagay sa kanyang tag is Kaden din. Siguro yun yung brand, Kaden. Product certification niya sa likod is written in Chinese. So, buksan natin yung ano, pinakamalaking compartment sa bag. Ito, yung main storage niya. Let's go! Maganda yung quality ng tela niya. Hindi siya parang mumurahin. Hindi tinipid yung ano, materials. Ayan, buksan natin. Oh, okay. Kita nyo guys. Yan yung mga compartment niya. Meron dito. Isa, dalawa, tatlo. Then meron ditong malaking ano, space. Yan. Ito, pahaba. And then sa loob niya is may kasamang letter. Letter. Hindi ko na siya babasahin kasi nakita ko sa review lahat naman nakatanggap na ito. So di tayo special. Yan. Itabi muna natin yan. Sa loob niya, makapal yung ano niya. Yung mga foam. Yan o. Kita niya naman ang kapal ng foam niya. Hindi siya cheap yung pagkakagawa. So malambot yung ano niya, yung foam. Safe yung mga lens mo at saka camera. Yung gilid naman niya is may ganito. Parang sa school yung lalagyan ng tubig. Pagka, alam niyo yan. Or siguro lalagyan ng mga batteries, ganun. Marami kang pwede ilagay dito. And then sa kabilang side naman is may zipper na ganito. Buksan natin. Okay. Ah. So ito, yung gilid niya, pag binuksan mo, yan siya. Pwede mo siya kunin dito. Yan, yan yung use niya. Hindi ko alam kung ba't may zipper pa dito. Siguro kung may kukunin ka sa gilid. Kasi kung, halimbawa, siksikan dito yung mga gamit mo. And then, nasa gilid yung kukunin mo. Gusto mo lang buksan, diba? Alright, let's move on to the next compartment. Yung last compartment niya dito is eto. Yung sa taas. May zipper siya. Buksan natin. Ayan, may ganito siyang storage sa taas. Sobrang useful nito. Siguro dito may lalagay yung mga ano mo. Mga charger, mga lens hood. Kayo na bahala kung ano ilalagay nyo dyan yan. Bali guys, yung strap niya pala is ganito. Isa lang siya. Meron siyang lock dito. Ayan. Bubuksan nyo. Kita nyo. Bali kung nakasuot siyang ganito, ilalock mo siya. Dito. Lock mo. Ayan. Pag may kukunin ka, tanggalin mo to. And then. Ngayon naman guys, titingnan natin kung ano yung magkakasya dito sa bag na to. Lalagay natin lahat ng gamit ko dito. Let's go. Alright, so ngayon guys, nakikita nyo is walang kalaman-laman yung bag. Ililipat natin lahat yung gamit natin dito. Siyempre, sisimulan natin dito sa camera body natin. Yan. Dito ko siya ilalagay sa pinakataas. Yan. Kasyang-kasya siya. So, yung camera body ko is Canon 200D. Yun pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon. And then is yung kit lens, 18-55mm. Yan. Dito ko siya ilalagay. May space pa siya dito kung nakikita nyo. Ayan o. May space pa siya. And then, yung pinakabago nating lens na nakuha. Canon 50mm 1.8 STM lens. Dito ko siya ilalagay pero feeling ko sobrang lumag niya. Kung makikita niyo. Yan. May space pa siya. So, lalagyan ko pa siya dito ng kung ano malalagay ko. Next is yung charger ng Canon. Yan. Lagay natin. Feeling ko ito is ilalagay ko siya sa may pinakataas doon. Dito ko siya ilalagay. Yung mga charger. Dito. And then yung charger na isa, yung Dura Pro na battery ko. Dalawa yan. Dalawa yung battery ko na ganito. Dito ko rin siya ilalagay sa taas. Yung dalawang battery, tatlo to, yung isa nandun na sa may body. Dalawang ganito, dalawang Dura Pro, isang original na Canon battery. So, yung battery ko, nakalagay siya sa ganito. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to, pero for safety purposes, kasi ayoko natatamaan yung ganito niya. Sige, isa yan. Siguro dito siya. Then yung isa din doon. Dito rin siya.
yung cord, yung pan-transfer ko mula dito sa camera papunta sa PC. So, ilalagay ko siya dito. Dito na lang din siguro sa taas. Dito na rin, sama-sama yung mga wire dyan. Next is itong aking mini tripod. Undover ba ito? Undover yan. Siyempre, sa pahaba ko siya ilalagay. Dito. Microphone, Takstar siya, SG698. Ito yung lagi kong gamit pag nagvo-vlog ako. By the way guys, yung gamit ko nga pala ngayon is yung ni-review ko na earphones last video, yung H150. Ito yung detachable microphone, ito yung quality ng sounds niya. Kung interesado kayo manood nun, ito, panoorin nyo dito. Ilalagay ko rin yung link nun sa description below. So itong microphone, yung Takstar SG698 na ginagamit ko lagi pang vlog, dito ko siya ilalagay, yan. So yan, secured na dito. So far guys, yun na yung gamit ko. Yun yung ginagamit ko sa lahat ng video ko. Pero meron dito mga reflector katulad nito. Yan. Try natin kung kasya siya. Ito siya. Foldable siya. So may review din ako dito. Panoorin nyo kung gusto nyo, kung interesado kayo. Lalagay ko rin yung link niya sa baba. Medyo madumi na yung lalagyan niya kasi wala siyang bag. Tignan natin kung kasya siya dito. So ayan, nasara na natin. Last but not the least, itong pinakamalaki. Ayan, tripod. Saan natin siya ilalagay? So na-discover ko, meron siyang lagayan sa bag. Dito sa gilid. Meron siyang dito, lock. Pag binuksan mo, pwede mo ilagay yung mo dito. Yung tripod. Try natin kung okay siya. So hindi kasya yung tatlong leg. Bali dalawa lang yung gagamitin natin. Dalawang legs. Try natin. Nahabaan niya tata guys. Try natin habaan. Ito na yung pinakamahaba niya. In-adjust ko. Tignan natin kung kaya dalawang legs. Sara natin. Yan. So yan guys. Nakasabit na siya. So pwede pala yung tripod dito. Yan. Nakasabit lang siya dito sa may gilid na to. Meron siyang lock. Tingnan natin yung tahe kung matibay. So feeling ko matibay naman siya kasi madami siyang stitch dito. Pa-X. Yan. Pag binuhat mo, ganyan. Sumasama yung sumasama yung tripod. Yan. Yan, nakasabit lang tripod. So yun guys, para sa bag na to, kasyang-kasya yung lahat ng gamit ko, lahat ng importanteng gamit ko na kailangan gamitin sa shoot. In my opinion, sa price na 949 pesos, sobrang sulit na siya kasi lahat ng gamit na kailangan ko ilagay, lahat ng mga equipments na kailangan kong dalhin sa shoot is malalagay ko sa bag na to. Sobrang ganda na quality nito at sa mga gusto bumila, ilalagay ko yung link sa baba. Ayan. So bali guys, hindi to sponsored. Napakita ko lang sa inyo kung ano yung mga binibili ko sa online. Ayun naman guys, back to you Revo Carlos, let's go. So that is it guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo yung review na to, i-like nyo yung video. Comment down below kung may mga suggestions kayo. And huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kasi road to 2,000 subscribers na tayo. And then sana ma-hit natin yung goal natin sa 2021. Stay positive lang. At maraming salamat sa lahat ng nanood. At see you guys in the next vlog. Peace.